May mga bagay tayo na gusto sa buhay natin at iniisip natin minsan na kung yung mga bagay na yon ay meron sa atin, magiging mas maganda yung takbo ng buhay natin. Especially kung lagi nating kinukumpare yung sarili natin sa ibang tao na sa tingin natin meron silang bagay na wala tayo, na sa tingin natin na mas better yon kung meron din tayong ganung bagay na gaya nung sa kanila. Of course, we're not just talking about possession or wealth. Pati na rin yung relationship, ano, family relationship man yan, or couple relationship, or whatever na relationship. Kasi minsan, tinitigdan din natin yun na isang factor na when it comes to relationship, makita natin yung ibang mga family, they have strong bond together, they have family time. Pero sa katunayan, itong mga bagay na ito na iniisip natin na sana meron tayo, ito yung mga bagay na nakakapagbigay sa atin ng feeling na we lack something, we are incomplete, yung feeling na merong kulang sa atin. And it gives us self-pity at iniisip natin na kailangan ko makuha yung bagay na yun. So, naghahangad tayo ng mga bagay na wala tayo at meron sa iba. At normal naman yun. Normal naman sa atin na we have that kind of feeling na sana meron din akong ganito. Sana ganito rin kami. But think of this thing, ano. There are some people na tinitigdan din yung buhay na meron ka. And they are thinking that you are privileged. At meron kang mga bagay na tinitignan nila. At iniisip din nila, sana meron din akong ganitong bagay. Tinitignan ka nila and they wish that yung mga bagay na meron ka, sana meron din sila. So the same thing, as you look onto those people na merong bagay na wala ka, meron ding mga tao na tinitignan ka at sinasabi nila, sana meron din ako ng ganitong bagay. So, the best thing is that we need to accept what we are right now. Kung ano yung bagay na meron tayo ngayon. We need to appreciate the present. Okay, kailangan natin appreciate kung anong meron tayo ngayon. Because dito tayo nilagay ng Panginoon at binigyan tayo ng Panginoon ng buhay kung saan ito yung pinaka the best possible na pwedeng mangyari sa buhay na meron tayo. 2008 namatay yung mother ko. And since that time, nagkaroon ako ng inggit sa mga tao na meron pang mother, kompleto pa ang kanilang parents. So, iniisip ko yun sana na kung meron akong buhay pa yung mother ko, ganun. May iniisip akong ganun bagay sa sarili ko na pwede ko rin ipakita sa mother ko kung ano na ako ngayon or kung ano yung pwede kong maipakita sa kanya para maging proud siya sa akin. But then, I realized that there are people who grow up without their mother and father. Sa kanilang sarili mismo, minsan mga panganay, sila na nag-aalaga sa kanilang mga kapatid. So, it's hard for them, ano. So, kung titignan lang natin yung ganun bagay, we are privileged than them. We're still blessed. Ako ay blessed pa rin ako dahil meron pa rin akong father as my parents and mga tita, tito na sumusuporta sa akin. But when we look into those things na ay wala na kasi akong mother kaya ganito. There are some people na nag-aangad na kahit isa man lang ng parents nila, buhay pa hanggang sa ngayon. So, sometimes, na-overlook natin yung blessing na binibigay sa atin ng Panginoon kasi tinitignan natin kung ano yung blessing meron ng iba. So, the blessing that you have right now ay blessing na ikaw ang pwedeng tumanggap. Wala nang mas deserving pa na tumanggap, kundi ikaw. Kasi there is a blessing na dinisign ng Panginoon sa atin para tanggapin natin. And one of the blessing is yung buhay mo na meron ka ngayon, kung ano yung estado ng buhay mo. There is someone na gusto yung buhay na meron ka ngayon. So, be blessed
Be thankful sa Panginoon kung anong meron ka, kung anong meron sa buhay mo ngayon. And stop comparing yung mga bagay na wala sa'yo. And start appreciating yung mga bagay na meron ka. Kasi the more you think of the things na wala ka sa buhay mo, the more na magkakaroon ka ng self-pity sa sarili mo. At the more na magkakaroon ka ng feeling na parang may kulang sa buhay mo. Which is hindi tama. And you should appreciate the things na meron ka. Magpasalamat ka sa mga bagay na meron ka. Because that is the blessing from God. At yan yung mga bagay na iniisip ko lagi. And I'm thankful kung ano meron ako ngayon. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon. All of those things. So kung sa tingin mo yung buhay mo, nahihirapan ka sa ngayon, don't lose hope. Have faith in God.